Ano nga ba ang mga bagay na ito? Naani mo'y mga puting luha na dumadaloy mula sa bunga ng papaya kung ito ay inyong masugatan o kaya ay mahiwa. Napuna mo na rin ba ito habang nagbabalat ka nga ng bunga ng papaya? Marahil ay oo. Subalit batid mo ba na ang mga likidong ito pala mula nga sa hinihiwa mong bunga ng papaya ay napakaraming halaga? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong probinsya, kailangan ay mapanood mo nga ang videong ito at nang malaman mo na, napakahalaga pala ng bagay na ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ba kayo sa prutas na papaya? At habang ito nga ay hilaw pa, ito ay kadalasang kulay berde pa. Madalas na pinipitas at ginagawa bilang sangkap na gulay sa putahe tulad ng tinola. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala, hindi lamang ang bunga nito bilang prutas at gulay ay napakahalaga, kundi ang katas o dagta nito o ang dagta ng hilaw na bunga ng papaya. Kanila nga itong kinokolekta, iniipon at napakarami palang gamit at halaga. Ang bagay na ito o ang dagta ng hilaw na papaya ay kinokolekta, pinatutuyo at ipinoproseso nga ay isa palang enzyme na kung tawagin ay papain. Ang enzyme na ito na papain ay kadalasang gamit sa pagpapalambot ng karne tulad ng baka na matagal nang gamit bago pa nga madiskobre ang ilang mga meat tenderizer na mayroon sa merkado. Pinaniniwalaan ring mahusay na nag-aalis o nag-exfoliate ng mga dead skin tissue ang papain enzyme. Kaya nga kung iyong mapapansin ay madalas ngang sangkap ang mga papaya sa mga sabon at skin products. Naitala ring isa itong mabisang sangkap sa Papa Curry, isang gel na ginagamit bilang pampaputi ng ating mga ngipin. Alam mo rin ba na ang enzyme na ito na papain ay ginagamit na pampasarap at dagdag flavor sa paggawa ng beer, ale at mga fermented malt beverages? Naitala ring mahusay sa mga naiwang marka ng bulutong sa balat ang paglalagay ng papain upang mas mapadali ang paggaling nito. Subalit madalas ay allergic ang mga tao sa matapang na konsentrasyon ng papain sa dagta ng papaya. Kaya nga, bago ka magpahid nito sa iyong balat, ay siguraduhin hindi kayo sensitive sa matapang nitong dagta. Hindi ba't marami palang pakinabang ang dagta ng hilaw na papaya? Akala natin, simpleng dagta lamang ay nag-uumapaw pala sa gamit at mga bisa. Mga bagay na nasa paligid lamang natin pero hindi lang natin pansin at hindi natin alam ang mga pagkakagamitan. Ikaw, mayroon din bang gamit ang katas o ang dagta ng papaya sa inyong lugar? Prutas na papaya? Maaaring gawing lunas sa iyong pusong sawi? Ikaw ba ay nabigo sa pag-ibig o kaya naman ay sawa na sa napakasalimuot na mundo? Batid mo ba na may isang prutas pala na makakalutas sa iyong mga problema? Ang prutas na papaya. Halika at sama-sama nating tuklasin ang natatanging bisa at kakayahan ng puno at prutas na papaya. Nakakain ka na marahil ng hinog o gulay na papaya, hindi ba? Subalit, batid mo bang hindi lamang sarap at linamnam ang maaaring hatid nito at daladala? Bagkos ay punong-puno pala ito ng napakaraming kakayahan, kagamitan at espiritual na bisa. Subalit, saan nga ba nagmula ang papaya? Ang papaya ay walang tiyak o eksaktong lugar kung saan ito unang tumubo. Subalit, ayon sa tala,
ay una itong nakita at naipakilala ni Christopher Columbus, isang manlalakbay nang una siyang mapadpad sa Central America. Kanya nga itong tinawag at binansagan na prutas ng mga anghel. Batin mo ba na napakalakas ng dagta ng isang papaya? Sapagkat mga 150 taon na ang nakalilipas nang matuklasan ng mga scientist na ang dagta pala ng papaya, lalo na ang hilaw nito, ay mas matindi pa sa ating mga laway. At may kakayahang tumunaw ng pagkain, kaya nga sa tuwing kakain ka raw nito, unang prutas na papaya, ay madali kang matutunawan. At bago natin pag-usapan kung paano mo nga ba ito gagamitin sa sugatan mong damdamin, ay alamin muna natin ang mga benepisyo ng prutas na papaya. Ito ay mayaman sa vitamin C kesa sa orange at mayroon pa ngang mataas na bilang ng vitamin E at vitamin A. Ang tinataglay nga nitong digestive enzymes ay tinatawag din na papain at saimopapain, ay makakatulong bilang anti-inflammatory agent at upang mapabilis ang paghilom ng mga paso sa balat, kagat ng mga insekto o galus man. Madalas, marahil nga ay mapupuna mo na ito ay ginagamit na sangkap sa mga sabon, lotion at mga skin products. Iyan ay sapagkat ito ay may kakayahang ibalik at panatilihing masigla at bata ang ating mga balat. Kung madalas kang masusuka tuwing umaga, kumain ka lamang ng papaya. Napakainam na lunas ng papaya sa pagkakaroon ng constipation at iba pang mga problema sa ating kolon at tiyan. Kapag kumain ka ng papaya, ay mabilis ka ring matutunawan ng iyong mga kinain. At dahil may lutein din ang papaya, ay mainam itong pampalinaw ng inyong mga mata. Ngayon ay dumako na tayo sa espiritual nitong gamit na maaaring nais mo ring malaman. Dahil sa ang papaya isang natural na detoxifier, gamit ito ay maaari mong malinis o kaya naman ay maalis sa iyong katawan ang mga negatibong pag-iisip at mga negatibong bagay-bagay. At kung ikaw nga ay nalulungkot naman o broken-hearted ka o may mga suliranin ka sa pakikipagkapwa-tao o mga relasyon, mainam rin ang prutas na papaya para ito ay maghilom. Sa tulong nito ay lalakas ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at ibabalik nga nito ang iyong tiwala sa sarili at ang iyong dating sigla. Hayaan lamang na sa tulong ng papaya ay mabalanse ang iyong sacral chakra upang pawang ang mga magaganda lamang at mga positibong isipin at positibong enerhiya ang dumaloy sa iyo. Ngunit papaano naman ito isasagawa o gagawin? Kumain ka lamang ng prutas o gulay na papaya sa loob ng 6 na linggo. Opo, sa loob ng 6 na linggo o 2 buwan. Nang tuloy-tuloy upang gumana at umepekto sa iyo ang bisa nito. Maari itong gawing juice, hinog na fresh fruits, salads, shake o kaya naman ay igulay o isang cup sa mga lutuin. At sa loob ng 6 na linggo o 2 buwan, ay tiyak na makakalimutan mo na ang iyong ex o ang pananakit na ginawa niya sa iyo. At tuluyan ka na ngang makaka-move on. Gayun din ang lahat ng iyong mga hinanakit sa buhay at sa kapaligiran. Subalit mas magiging epektibo ito kung sasabayan natin ng positibong pananaw at kagustuhan. At lagi nating tandaan na anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, sa pamilya man o sa pag-ibig, ay laging nariyan ng Diyos at nakatunghay. Nag-aantay lamang ng iyong dasal, kaya samahan ng panalangin at pananalig sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman,
hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.